Mabuhay! Ito ang Drumbeat Monday, ang show kung saan sama-sama tayong matututo at uhugot na inspirasyon sa pagtatambol. Ito ang episode 10. Episode 10 ba bukas? 11 siya eh. Ito ang episode 11, season 2. Ang guest natin dito ngayon, familiar na sa inyo, nakita nyo na siya dati. Hi! Ito ulit si Junax ng Mortal Wounds. Nagbabalik para sa pangalawang episode ko sa Drumbeat Monday. I-share ko sa inyo ngayon yung kick triggers na ginagamit ko, tsaka yung personal in-ear monitor na ginagamit ko sa game para sa Mortal Wounds. May dalawang klaseng drum triggers na ginagamit ko. Ito, yung Roland RT30K at tsaka yung Axis na e-kits na nakakabit mismo sa pedal. So, sir, ano to? Ito yung trigger box. Nandito yung piezo, which is magsasend ng signal through papunta dun sa module. Ito yung detonator niya. So, every grabe time... no? May detonator? Ito yung detonator, which is pag inapakan mo yung pedal, the same time is yung tatama tong beater dun sa drum head. Ito, tatama din siya. Mm-hmm. And then, magsisend siya ng so, signal. So, pag tumama ito yung pinaka-ano niya. Yes. Pag yeah. Tumama siya sa piezo ba o piezo? Piezo. So, same siya ng technology nung mga nasa electric drums. Yan. Okay. May detonator, grabe no? Detonator, yun ba yung ano? Yan. Ito yung jack, which is, ito yung 1/4 jack, which is dito siya ilalagay. So, directly papunta yan, yung kabilang dulo nito, papunta doon sa module ng Roland TM2. Mm-hmm. Tapos, mamaya, explain ko din yung bakit naka-stereo ako stereo jack ako dito, na which is mag-split kasi dito sa dalawang cable. Kita. So, yan. Dahil double-ped siya, dalawa siya, and then magsasama siya sa kabilang dulo. Ito yung kabilang dulo niya. So, double pads nga siya. So, dalawa, and then dito mag-meet yun. Tapos, ito yung isasaksak sa... module. Sa module na Roland. Yan. Same din, para sila may detonator. Tsaka ng trigger box niya. So, ito yung kanina, para sa double pedal. Sa trigger box siya sa ilalim kinakabit tulad nung kanina sinabi natin. Okay, ito yung kabilang dulo. Ayan, pakita natin yung pagsaksak ng kabilang dulo. Makapokus na ba yun? So yun, ito na yung kabilang dulo nung kinabit natin sa trigger box. Dito siya sa trigger 1. Kaya siya naka-stereo is itong isang input ng trigger ni TM2 ni Roland is naka-dual. So meron siyang head at saka rim. So sakto 'yan doon sa dalawang trigger box. Bago nila itanong sir, ano 'tong green? Saan direct? Itong isa naman sa trigger 2. Papunta 'yan dito sa drum pad ko na nasa may ayun. Hi-hat. Okay. So may drum pad si Sir Junax. Ito 'yon, ito yung green. Itong red okay na to sa pedal 'yan. Itong kulay green is dito 'yan sa drum pwede pad. Pwede pakita mo 'di? Kasi para masagot ka agad yung tanong nila. Ito, yung kulay green is dito 'yan sa drum pad para sa mga sampler at saka sa bass drop. So okay. Every time na merong bass drop. So every time na merong mga breakdown parts sa kanta sa Mortal Wounds, hinahataw ko to. Bali, nandito rin, bago kami mag-start ng first song namin, ihahatawin ko to. So merong may lalabas sa PA system, sa bar, or sa isang gig ba, na intro namin.
sa album nakalagay yun. Yun ang maganda dyan sa ganyan eh, no? Talagang mas ano eh. Ah, ito yung maganda lang sa... Kaso nga lang pagod yung drummer kasi daming isi-set. Totoo yan. Daming isi-set. Kapoy. Kapoy na. Okay, so ito, huwag nyo na itanong kasi yan yung power. Siyempre, kailangan ng power. Yan yung adapter. Adapter, di ba? Adapter. Ito yung green sa pad. Ito yung sa double pads, sa trigger box. And then, itong dalawa, sir, ano to? Saan? Ito yung output. Left and right. Itong sa right is papunta dun sa PA system ng bar. So, kunwari, naka-mic in yung bass drum nyo. Tanggalin nyo yung cable na nakakabit dun sa mic. Dito niya ikabit. So ito kasi so ito diretso sa sound system ng house. Etong kabila, which is itong left is papunta dito sa mixer ko sa and dyan papunta yung isa. Ito, itong left papunta dito sa channel 1 ng mixer ko. Na which is ito yung maririnig ko rin yung tunog ng kick ko at saka ng sampler. Ano yung in-ear mo, sir? Anong gamit mong in-ear? Gamit kong in-ear is KZ. Eh, KZ pala yun. Okay. Ito yung gamit ko, which is yung KZ na ZS3. Meron din akong ZST, pero mostly ginagamit ko na to ngayon. Kasi mas maganda yung fit lang sa tenga nito. Itong output na right is papunta to doon sa house. Or kunwari, merong mic doon sa bass drum na nakakabit. Tanggalin nyo yung kable, tapos magbaon na lang din kayo ng PL to XLR na male. So, kabit nyo doon. So, ito kasi, yung sound na nilalabas ni module, like doon sa from the trigger sa pedal, tsaka dito sa sampler, pad, lalabas dun sa house. So, itong left mono is papunta dito sa channel 1 ng mixer ko. So, itong mixer sa channel 1 is maririnig ko yung sampler, yung bass trap, yung tunog ng kick ko. So, dito lalabas. Dito, via dito sa in-ear ko. Ito yung gamit ko na in-ear, yung KZ ZS3. Meron din akong isa pa, yung ZST. Pero ito yung mas ginagamit ko na ngayon kasi maganda yung fit niya sa tenga. Dito sa channel 3 and 4, naka left and right siya, papunta to dito sa cellphone ko. Yung red and white na yan, magtatagpo sa cellphone. Dito, sa so itong 3 and 4 na channel is papunta yan dito sa cellphone ko, which is nandito yung backtrack ng tutugtugin namin kanta. Naka-setup na to ng merong click tsaka yung, parang ano. Yung click na yan, naririnig ng audience o ikaw lang nakakarinig? Ako lang. Ako lang mismo. Ano lang. Ano yun? Bali, gumawa ako ng backtrack. Namili lang kami ng apat na kanta doon na tutugtugin namin every gig. So, ginawan ko siya ng backtrack na may meron ng kasamang clicks. Tsaka yung parang ano. Intro? Counting? Counting. Kunting bago magsimula yung kanta. Pero ikaw lang nakakarinig nun? Ako lang. Ako lang makakarinig nung backtrack. So walang ibang makakarinig, ako lang. Basta talagang kailangan lahat sila sumunod sa'yo. Oo. Ikaw magdadala. And then, ito, yung channel 2, tsaka itong 5 and 6, abang to. Ito, dito ko papasok yung line nung guitar amp ng isang gitarista ko. Parinig mo siya? Rinig ko pa rin siya. And then, etong 6 and 5, 5 and 6, ito yung isang gitara din, at saka yung bass. Dito yung dalawa magkasama sa isang ano? Isang. Pero, ipapaning ko siya sa gitna lang. Yung nakaiwalay na gitarista, lead guitarist yun? Oo. Pinaka-basic lang to. Pero yung iba, na ibang kilala ko, is meron talaga silang, may tech talaga silang umahawak ng mixer nila. Magkano binabayad sa tech?
Wala akong bumayad ng tech. Kasi naghahanap akong trabaho. Kung ako nga, sa setup nga lang eh. Hirap na eh. Eh lalo pa to, dinagdagan pa. Naghahanap pala ng trabaho eh. Ito yung isa pang kick trigger na dating ginagamit ko. Which is, ito galing ko sa isang tropa. Pinahiram lang sa akin. Ito yung Roland na RT30K. Ito naman, diretso mo na ikabit sa bass drum hooks. Yan yung kapag hindi ka naka-axis. Pag hindi ka naka-axis pedal, like naka-Berka, Mapex, Gibraltar, ano pa ba? Fernando. Ayun, ito yung best way para makapag-trigger ka din ng kick mo. Ayan, make sure lang din na hindi siya sobrang tight, hindi rin masyadong maluwag. Basta sakto lang. Bakit hindi pwede yung tight? Pwede kasi mag-crack to. Ah, okay. Kasi ano siya, hard plastic lang siya. Module. Oo, module. So dito lang siya ilan. So direct na siya isa. Yan. So wala na ditong detonator. Ang pinaka paggagalingan na ng ano? Every hit ng beater mo sa drum head, ng bass drum, is nagre-register siya dito. Ito yung foam na cone, which is ito yung nagsisense niya yung vibration or heat nung beater mo. So, magsisense siya ng signal papunta dun sa piezo na nasa ilalim. That's it for today. Sana may natutunan kayo ngayon. Okay? Kita-kits next episode. Bye-bye!